Okay, good afternoon. Mabilis ang quick tutorial video lang to. Ngayon kasi ay ito ang specification ng ng laptop ko, no. So meron akong install na 8GB na RAM. Kinakapos ako nagsa 70% yung RAM ko, kaya ang gagawin ko ay magdadagdag ako ng RAM. So ituturo ko sa inyo kung paano baklasin itong model na to, itong Dell Raj. So dun na tayo, start na tayo, no? Siyempre shutdown muna natin to. Yan. Then baklasin natin, madali lang naman itong baklasin. So yan, sarado yung ganyan, balibag yung ganyan, at balibag yung ganyan. Hala! Tira yung mouse ko. Okay, mabilisan lang to, no? Hindi tama yun, ha? Biro lang yun. So meron siya mga tornilyo, babaklasin lang natin tong lahat ng tornilyo na to. So isa-isahin ko lang to. So yan. Yan, mabilis ang baklasan lang tayo. Tinuturo ko sa inyo kung paano ang mabilis ang wasakan ng laptop. Ito, tatanggalin lang natin itong tornilyo. Medyo marami yung tornilyo na to, eh. Kaya ito nga pala yung RAM na nabili ko. Ngayon, hindi ko pa alam kung sakto siya, no? Pero sana madagdagan siya. Madagdagan yung RAM natin pagka kinabit natin to. Dapat 20 minutes tapos na ako. Dahil quick tutorial video lang naman to. Yan, ilang tornilyo na tayo. Maganda sana kung ano tayo, eh, no? Kung electric yung ano natin, yung screw, para mabilis. Tapos syempre tabi natin yung mga tornilyo. Minsan kasi nanganganak yung tornilyo, kung hindi naman namamatayan ng tornilyo. Yan, madalas ako sa ganyan, eh. Upgrade lang natin to ng konti yung RAM niya. Dahil kapag gumagamit ako ng mataas na apps, naglalag, naghahang yung ano ko, yung PC ko. Ano nga palang model nito ay 7404 na Raj ng Dell. So pwede siyang pambalibagan tsaka waterproof. Kasi mga binibili ko kasi laptop, ano, eh. Kumbaga, eh, ano, saglit lang. Yung mga pang office. Mabilis, ano, mabilis maluma, mabilis masira. Taka mabilis, ano. Ito, kahit ibaksak mo, pag nabaksak sa area, buo pa. Yung laptop kasi na iba, yung ano, yung mga common na nabibili sa mga SM, mga personal use na hindi naman ganong gamit. Ayun, mabilis sa akin masira yung ganon. Kaya Raj na yung kinuha ko. Second hand lang naman ito. Kasi mahal ang brand nyo nito, eh. Ayan. Ayan na, meron pa ba? Ay, meron pa isa. So, nung nabili ko to, 128 lang to. 128 yung hard drive, then yung RAM 8GB lang, tapos i5 na rin siya. So ito yung memory niya.
Kaya kung gusto nyo mag-upgrade, pwede pa natin itaas to. Basta compatible lang siya dun sa bibilin yung RAM. So yan, plug and play lang. Okay na siya. Ganun lang, simpleng-simple lang. O diba? Tapos balik na. Walang kahirap-hirap maging computer technician. Kunti lang aaralin. Plug and play pa. Diba? Pag-aaralan pa sa installation ng software ng OS. Daming tutorial sa YouTube. Pero minsan gagawa rin ako niyan. Kasi diba, siyempre 700 yung installation plus yung mga other apps. So, kung nagtitipid kayo, pwedeng kayo na lang din yung mag-install ng OS. Kailangan, siyempre, yun nga lang yung sinasabi nila na sige, wala kang gamit, bibili ka pa, mas mahal. Pero sa una lang yun, na mahal yung una mong invest. Siyempre, hindi naman isang beses mo lang, hindi ka lang naman isang beses magre-reformat ng laptop eh. At saka at the same time, pagka meron kang kapitbahay na gusto mag-reformat, pwede mong ikaw na rin ang gumawa. Madali lang naman eh. Kumbaga sa ano, common sense lang yun. Sa tao, common sense lang yung installation. At saka magbabasa ka. Babasahin lang naman yung instruction. Pagka binasa mo instruction, siyempre sumama na ng pangunawa. Baka binasa mo lang, hindi mo naman inanawa. Wala din yung... O yan ha, malapit na tayo matapos. Tingnan natin kung madadagdagan. Hopefully, sana madagdagan. Para yung kapag nag-open ako ng mga apps, hindi maglalag yung laptop na to. At kasi yung mga requirement ngayon na software, medyo matataas na rin. Buti kung Office, Microsoft Office lang, mga ganun lang. Kahit P2, kaya eh. At saka matataas na ang graphics requirement ngayon. Pero sa akin, hindi ko naman kailangan ng masyadong mataas na specification ng laptop. Yung matibay sa akin, yun ang kailangan ko, yung pambaragan. Kung baga, pwedeng masuwin. So, yan, konti na lang, malapit na. Konti na lang. Huwag kayo maiinip. Dahil malapit na matapos. Itong dali lang pala siyang baklas eh, no? Hindi kayo mahirapan. Kapagawa nyo pa. Kung dagdag lang. Tapos mga pagka walang display yung laptop nyo, linisin nyo lang yung RAM. Babalik na yun. Magbo-boot na siya. Yun ang kadalasan. Nililinis lang yung RAM. Ayun, nag-open na uli yung OS niya. Mga basic lang naman ng troubleshooting to kasi alam niya na kung lagi na lang tayong magpapagawa ang mangyari sa atin puro tayo bayad. So, dapat tayo yung binabayaran. Okay. Ilan na lang? Tatlo na lang. Okay. Isa na lang. Dalawa na lang. Yan. Actually, sabi ko na nga ba, kinulang ako ng isang tornilyo. Ayan ang problema ko. Ay. Ito pa. Nakita ko. Yan. Madalas kong problema yun eh. Pero nakita ko ngayon mukhang kompleto ngayon ah. Whoop. Ayun. Okay. Okay. Start na natin. Mabilisan lang. Oop. Yan natin kung buo pa. Mandar pa. Nako. Yung. Press F po. Lobat kasi.
Kaya natin ko dadagdagan yung RAM. O baka may gusto bumili. Baka may gustong bumili. Ay, naku. Oo, pwede. Bebentahan ako. Alam ko na kung sino. Iyong! Tignan niya natin kung nalagdagan. Wala yung battery ng mouse ko, ah. Check ulit natin. Properties. 24 dapat. Ay, tama. 12 lang. Ayun, no. Yung 12 GB na siya. Ano ba kanina? Oo nga, 12 16. Ba't ganun? 8 GB. 8. Ah, tama, 4 lang kasi ito. Ano ba yun? Ah, 8 GB nga lang. Pwede na. Nadagdagan ng 4 GB. Okay na sa akin yan. Dapat mga 24 pala. Bakit ganun? May dumating. Ay, naku. Ano ba yung order ko? Oh, 8 GB lang pala yung order ko. Kaya nagtataka ako. 12 GB na ngayon siya. So, okay. At least gumana siya. Thank you guys sa panonood. Have a good day. Salamat sa Diyos.